Ikaw o Kristo ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa akin at manalig kayo sa Diyos. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroon ako upang ipaghanda kayo ng matitirhan. Kapag naroon ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala makapunta sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon, ay kilala ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Pilipi, "Panginoon, pakita po niyo sa amin ang Ama at masiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Pilipi, di at hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwala ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa galang aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kay sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawaing ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nasa linggo tayo at ngayon ay ika-5 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Poong Hesus Nazareno. At ang ating pong tema ngayong linggo ay si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Tatlong napakahalaga ng mga salita. Daan, katotohanan, buhay. Sa ating po mga pagbasa ngayon ay napapahayag una sa lahat ano ang daan. Kapag tingnan po natin ang ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitlo 14, Versikulo 6, nagsabi, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay." Nakasulat po ito sa koinoko na Grigo. Ego ay me,
Podos, Aletheia, kay Zoen. Igo ay me, ako, Podos, daan, Aletheia, katotohanan, kay at Zoen, buhay. Ang daan ay daan na kung saan itinuturo ng mga apostol. Pero dumadami at dumadami na ang mga nananalig sa ating Panginoon at wala ng panahon ng mga apostol. Kaya sa ating unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 6, versikulo hanggang 7, hinirang nila ang unang pito na mga diakono. Diakono ay mula sa salitang Griego na tagapaglingkod. Sila yung tagapaglingkod upang magpapatuloy ang 12 na mga apostol sa kanilang pagtuturo tungkol sa ebanghelyo. Ang ebanghelyo ng pag-ibig, buhay at kaligtasan na dala ng Pong Hesus Nazareno na buhay muli. Sapagkat ayon pa sa Salmo 32, ang pag-asa at ang pag-ibig na hiling ay binigay na ng Panginoong Diyos ang kanyang pangako na natupad dahil siya ay matapat sa atin. Kaya pagtingnan po natin itong salita sa versikulo 6, Kapitulo 14, Ebanghelyo ni San Juan, Ego ay me. Ang ego ay me ay salitang koinoko na Griego na salin sa salitang Hebreo na Yahweh. At ang Yahweh, ito yung pangalan ng Diyos. Nasa aklat ng Exodus, Kapitulo 3, Verso 14, tinanong ni Moises, sino ang pangalan ng magpadala sa akin? Ito po yung Diyos. At sabi ng Panginoong Diyos, Yahweh. Ang Yahweh, ibig sabihin, ako ay ako. At si ako ay ako, ito yung ego ay me. Siya ngayon, sinasabi ng ating Panginoon na siya yung daan, siya yung katotohanan, at siya yung buhay na walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamagitan ko, sinasabi ng ating Panginoon. Dahil, ayon pa sa pangalawang pagbasa, sa unang sulat ni San Pedro, Kapitulo 2, Verso 4 hanggang 7, ang ating Panginoon, siya yung tunay at siya yung katotohanan na nagmula sa Ama. Sapagkat siya ang nagmula sa langit kasama ng Ama at nagkatawang tao. At sa kanyang pagkatawang tao, ang salitang nagkatawang tao, ay siya yung katotohanan na tinuturo. Kaya sinasabi ng pangalawang pagbasa sa unang sulat ni San Pedro, Kapitulo 2, Verso 4 at sumusunod, na hindi man tinanggap, para bang isang bato na hindi pinansin. Ngunit ito pa ang naging bato na naging panulukan, sentro na bato, upang ang isang istruktura na pinagtagpi-tagpi na mga bato ay magkaroon ng isang kalakasan at nabuo dahil ang ating Panginoon, siya ang sintrong bato, ang panulukang bato na nagbigay lakas sa lahat. At kung ang istruktura ay hindi na bato, bagkus mga buhay na, sapagkat tayo ay bahagi ng buhay na tahanan ng Diyos, buhay na templo ng Diyos, tayo ay mga bato na buhay. Ito ay magpahayag na ng isang panibagong buhay. Dahil, sinasabi ng ating Panginoon, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 10, Versikulo 10, sinasabi niya, ako ay naparito upang magdala ng buhay at ito'y ganap at kasesya. Kaya tama yung sinasabi sa Versikulo 6, Kapitulo 14, Ebanghelyo ni San Juan, na ang ating Panginoon, hindi lang siya ang daan, hindi lang siya ang katotohanan, siya rin ay Zoen, buhay. Buhay na ganap at ikasesya. Sapagkat siya at ang Ama ay iisa. At dahil siya ay isa,
ito pong tinatawag nating perikop. Iris na kung saan ang ama at ang anak ay iisa. At dahil ang ama, ang Diyos na ama ay nasa anak, at ang anak ay siya yung kongkrito na gumagawa sa gawain ng ama, at sa pamagitan ng Espiritu ay napahayag ito sa presensya ng mga tao, nagkaroon ng perikoporesis na kung saan ang lahat ng sinasabi ng Panginoong Hesus ay salita ng katotohanan mula sa Ama. Ang lahat ng himala na ginawa ng ating Panginoong Hesus ay gawain ng Diyos na Ama. At sinasabi pa ng ating Panginoon, ito ay para na sa atin. Sinasabi pa niya, ang nananalig sa akin ay makagawa ng mga ginagawa ko na higit pa rito. Ibig sabihin, hindi lang ang Panginoong Hesus ang siyang gumagawa ng kabutihan. Higit pa ang ating mga gawa kapag tayo rin ay nakiisa ng ating Panginoong Hesus. Na ibig sabihin, hindi na tayo magkaroon ng pag-alinlangan sa buhay. Gaya ng mga apostol, sinabing Panginoon na siya ay hulihin, patayin, ngunit sa ikatlong araw ay mabuhay muli, hindi na mabalisa. Kaya sinasabi niya sa versikulo 1, kabla 14, Ebanghelyo San Juan ngayon, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos, at manalig din kayo sa akin. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang mag-alala, sagot ka ng kung Hesus Nazareno. Pakiulit, huwag kang mag-alala, sagot ka ng Poong Hesus Nazareno. Sagot tayo ng ating Poong Hesus Nazareno. Siya ang ating daan. Siya ang katotohanan na siyang magtuturo sa atin sa tunay na daan at sa buhay na walang hanggan. Siya ang buhay na magbibigay sa atin ng kaligtasan upang tayo magang buhay na ganap at ikasesya. Hindi dapat tayo matakot. Hindi tayo dapat magkaroon ng pag-alinlangan. Bagkos patatagin natin ang ating pananalig sa Kanya. Sapagkat hindi tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwanan. Sagot tayo ng Poong Hesus Nazareno at tayo ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na ganap kasama niya sa kalangitan. Amen? Purihin natin ang Panginoon.